sitaw, mahaba, makinis at maraming bunga. Ito ang ipapakita ko sa inyo kung paano siya tinatanim. Simple lang ang gagawin mo dito para hindi ka mahirapan. So ganito karaming bunga ang maharbis mo kapag nagagawa mo ang pagtatanim. So ang gagawin mo lang dito, mayroon kang diskarte na magkaroon ka ng garden kahit dyan ka lang sa bahay mo. So tara na, let's go, umpisahan na natin. Ang unang gawin dito, kailangan natin magpunla, malambot ang lupa, mataba ang lupa, ganun lang kasimple. Pagkatapos paglagay ng lupa, siyempre hindi mo kalimutan ang pagdidilig para mabasa ang lupa, butasan, para malagyan ito ng buto ng sitaw. Pagkatapos takpan ng lupa yung butas. Pagkatapos niyan, siyempre kailangan mo din diligan ulit. Habang hinihintay natin ang buto na tumutubo, kailangan natin gagawin ang preparation kung saan natin itatanim yung seedlings. Ayan, so ganun lang, mga plastic, kung ano mga bakante ng plastic dyan, pwede nang gamitin. After 9 days, ganyan na siya kalaki at ready to transplant na siya. Ayan, mahaba na. Dalawa na yung dahon at may konting talbos. So, isang dangkal na siya. Pwede na si transplant. Ang layo naman nito ay depende sa inyo kung gaano kalayo. Dalawang dangkal, isang dangkal. So, pwede na. Wala siyang pinipili. Yan, tabunan mo lang ang lupa. Ayan, na tumutubo na siya. Lalagyan mo siya ng lagani ng palay kung mayroon kayong available dyan. Or balat ng niyog. Or ano man. Kung wala, okay lang. So, pagkatapos na, diligan mo siya ng tubig para mabasa ulit. Ayan na, so naka-prepare na ito at naghihintay na lang siya sa pagtaas. Okay. After 13 days, pwede kayo gumagawa ng trellis habang hinihintay niyo ang paglaki para may magapangan ang inyong sitaw. Depende sa inyo kung gagamit kayo ng tali, alambre, or ano pa. So ang paggawa ng trellis, iba-ibang klase po ito. Depende sa inyo kung anong style ang gagawin ninyo. Kung mayroon kayong mga organic fertilizer tulad ng compost, mga durog-durog na mga lupa. So ito, i-apply nyo dyan. Kumbaga, ipapatong lang nyo sa ibabaw niya para mas lalo pang tumataba yung pananim. Mas maganda yung ganito na lang, oh. Yung loam soil. Marami yan sa garden shop. Pwede po kayo magtanong doon na malapit sa iyong lugar. After 28 days, ganito na siya kalaki, ganito na siya kahaba, ganito na siya kataba. So, ang dulo nito, yung talbos, kailangan nyo pa rin alalayan, no? Para hindi mababali na kailangan makapunta pa rin sa taas. Ayan, kung napapansin mo, so i-check nyo palagi, baka may uod, no? Mga piste, mga paro-paro naglipad-lipad dyan. So, i-double check nyo palagi yan para mas maagapan nyo agad. Ayan, so maganda siya tingnan. Yan on, dumating na sa dulo. Ayan, wow, ganito na kaganda. Ayan, simpleng garden lang na sa bahay, pero pwede ka kumita nito ng malaki. Kasi ang sitaw nito, dalawa or tatlong bisis ka mag-harvest sa loob ng isang linggo. So, laging may pera ka. Hindi ka naubusan ng pera sa bulsa mo. 28 days. Sa baba naman, kailangan nyo tanggalan ang dahon para malinis, para yung kanyang nutrients ay pupunta agad dun sa bunga para mas mabilis lumaki. So dagdagan nyo lang palagi yung lupa dyan sa may puno. Instead na i-cultivate nyo, masisira yung ugat niya. So ang gagawin mo dyan, papatungan mo lang ng lupa na mataba para mas nakakatulong pa dun sa puno niya. Ayan. Tapos ibalik mo yung lagani. Kung wala naman kayong lagani na ganyan, okay lang. Tapos diligan mo siya. Every 3 days, diligan mo. Ayan na, gumagapang na dun sa taas yung talbos niya. After 35 days, nagsimula na ang pamulaklak niya. So makikita mo dito, kumakapal na yung dahon. Ayan, so dumadami na rin yung bulaklak niya. Nagsimula na talaga pagpamunga. After 45 days, ganito na kalaki yung bunga. Ayan, napapansin ninyo. Mahaba na yung bunga niya.
Kahit malaki na ito, huwag niyong kalimutan ang pagdilig ng tubig, importante pa rin. After 50 days, ganito ng kahaba yung bunga, ganito ng kalaki. Ayan. So maraming bunga, kung napapansin mo, mahaba, makinis. So maganda siya tingnan. Sa mga bago pa lang na hindi pa nakapalo sa ating Facebook page, please follow niyo para updated kayo sa susunod kong upload na mga bagong videos. After 55 days, pwede na po kayong mag-harvest. Ayan, so simulan nyo ng pag-harvest. Every other day, mag-harvest na naman ulit. So ganun lang ang trabaho ninyo. Ayan, o, saktong-sakto ng pag-harvest at pwede na po kayong magbenta niyan. At pwede na kayong kumita sa inyong pinapaguran. Kung meron kayong natutunan sa video ito, huwag niyong kalimutan i-share para mas marami tayong natutulungan para mas lalo tayong mabless. Thank you for watching!